sa inyo! Welcome po at sa aking mga viewers na talaga. Welcome back sa aking channel. Today, kita naman sa aking thumbnail kung ano ang pag-uusapan natin. Marami na rin akong reviews na napanood, nabasa na rin sa iba't ibang vlogs regarding dito sa product na to, which is yung Abonne Milk Salt Spa. Talaga, personally, kung ano ba talaga ang nagagawa nitong product na to, kaya ako nagbumili at sumubok talaga. Make sure lang na skin test muna tayo to make sure kung malaman natin kung meron talaga tayong allergy do sa product na yon. So, dito lang naman sa maliit na part na ganyan. So, scrub mo lang ganyan. And, siguro bago ka maligo, try mo muna. Pag may nakita kang redness or something na yung kakaiba sa balat mo, please, stop or don't use it anymore kasi it is not compatible with your skin. So, yun lang yung notes ko sa mga gustong gumamit nito. So, papakita ko sa inyo dyan sa video tip natin kung kailan ako nag-start. So, nag-start ako last January 28, 2019. So, bumili ko ng isang pack na yung parang trial pack lang nila. To test lang kasi baka mamaya may allergy ako. Sayang naman kung bibili ako ng isang malaking pack. So, nakita ko siya sa PUREGOLD. Nabili ko siya sa halagang 59.50 pesos. Body salt, milk salt spa ni Abonne. So, day 2, ginamit ko pa rin siya. Hindi ko naman siya ginamit ng nyari, Monday ngayon, Tuesday ginamit. So, ginamit ko naman siya ng Wednesday. So, Monday, Wednesday, Friday. So, MWF ko siya ginamit. So, Saturday, Sunday, pahinga muna yung skin ko. Para naman din makapag-regenerate siya naturally, para wala naman masyadong food chemicals. So, para naman hindi mapagod yung balat ko, kaka-exfoliate. Kasi syempre, ang body scrub is exfoliating process. Ginagawa natin para mag-lighten ang skin natin. Ayan, to achieve the smooth and lighter shade ng ating balat. So, yun. On the day 2, mas napansin ko dito sa skin ko, dito sa face ko, parang nag-tighten yung konti lang naman ang aking kasi pag nag-scrub akong ganyan, napapansin ko parang may batak effect. Pero hindi siya ganun, alam mo, parang wala ka nang masalta. Pero may maramdaman kang parang konting slight na batak effect on the face. This is the third time na gagamitin ko si Abonne, I don't know kung anong pronunciation niya. So, ayan, maliligo na ako, yung mga towel ko. So, sana akong banyo. Same procedure pa rin gagamitin ko, wala pa rin pinagbago. So, ayan, maliligo na ako, and let's see, and let's find out on the third use kung meron na siyang pagbabago. So, paano ko siya may nagtatanong kasi sa akin, so paano ko siya ginamit? Ganito ang ginawa ko. Una, isap ko, ano yung ginagawang regular mo sa buhok mo? Noon ako muna yung hair ko din. Hinuhuli ko na yung body ko. So, ginagawa ko, nagsasabon muna ako ng germicidal soap to make sure na wala nang bacteria sa katawan ko. Kasi, kailangan malinis tayo eh. Para matanggal din yung mga bacteria, para maiwasan yung mga fungal infections sa ating skin. So, I use a germicidal soap or any soap na preferred ninyo na hiyang sa inyo. So, ako, I preferred using a germicidal soap.
day one, may nakita naman ako agad na changes dun sa paggamit ko. So, kung ano lang naman yung nasa direction, ginaya ko lang naman siya. I mean, sinunod ko lang kung ano yung nasa direction, kung ilang minutes ko dapat i-stay sa aking balat, kung paano ko siya dapat gamitin. And sinasabi nila, this product's made from Thailand and it has natural ingredients. Ang sabi dun sa Milk Salt Spa, it has a slimming properties. Ano yun? Nakaka-slim daw. Hindi naman ako lumayan, actually. Nakakaputi. Oo, nakakaputi talaga siya. Nakaka-remove ng mga libag-libag sa katawan talaga na talagang nanuot na talaga sa balang tingin sa tagal-tagal. Ayan. And, ano ba? Effective ba siya? Oo, yes. Very much effective. Nakaka-baby skin siya. And, ang maganda dito, it's very affordable. Very accessible. At the same time, moisturizing. And, gradual yung pagpuputi, pagpapaputi mo. Hindi yung parang pipilitin yung skin mo na magpaputi. Kasi, pag gano'n, may mga gano'ng product na nagmamadali kang paputiin, most likely, ang mangyayari sa'yo, magkakaroon ka ng redness. Patches redness sa balat mo kasi masyadong matapang yung nagamit mong product. So, yan. So, first day, may changes ako nakita agad. Ano yung mga changes na yon? Una, nagkaroon ng smooth texture agad yung aking skin. So, pag before kasi, parang hindi naman sinabi magaspang yung aking balat. Parang naramdaman lang talaga ako. Hindi ganun siya kadulas, hawakan. So, ngayon, after ko siyang gumamit, naramdaman ko talaga, nagkaroon talaga siya ng pagdulas din sa aking mga balat. So, ginamit siya all over my body, ng face hanggang paa. Talaga, ginamit ko siya. And then, wala siyang hapte. Yun nakikita ko sa kanya, wala siyang hapte na katulad ng ibang mga body salts pa na pag ginamit mo para mapapansin mo para mahapdi sa balat, pag nagtagal sa kanya, wala akong naramdaman that time sa paggamit ko. Ito naman sinabi agad na parang porcelain white ka agad. May makikita mo agad na nag-lighten agad yung skin mo. And then, ang amoy niya, mabango siya, amoy siyang milk. Alam niyo, siya pinakamalapit na amoy sa pagkain ng mga 90s na katulad ko, 90s kids na katulad ko talaga. Yung haw-haw, alam niyo yung haw-haw? Kung ano yung amoy ni haw-haw, yun din yung amoy ni Abonne Milk Salt Spa. Yan. Correct yun na lang po ako kung mali yung aking pronunciation doon kasi wala po Abonne. Basta ko, Abonne na lang yung aking tawag sa kanya. And then, syempre dahil salt siya, nung ako ay naghugas ng aking mukha, babalawan ko siya, medyo may pumasok-pasok na tubig sa aking bibig, ayan, may naramdaman ako maalat-alat. So, expect nyo na meron kayong malalasahan na maalat-alat na taste. Kasi nga, since salt siya, so huwag nyo expect na lasang gatas ha, amoy gatas lang siya, ayan. Ito ang naramdaman ko dito sa lotion na to, wala naman akong negative na naramdaman o na reaction regarding dito sa brand na to. So, non-greasy siya, hindi siya malagkit kahit mainit ang panahon. Mabilis siyang matuyo, lalo pag tinapat ko sa electric fan. Smooth ang feel niya, hindi siya greasy gamitin, kasi unlike na ibang mga lotions, talaga na pag ginamit mo talaga siya, talagang medyo malagkit talaga, lalo sa weather natin. Pero ito, okay siya sa akin. Mabango siya. And then, kaya nga sinabi ko kanina, quick dry siya. Ang take note lang, make sure lang to use a lotion after using the product. Kasi magkakaroon talaga ng drying effect sa skin mo since it's salt and you scrub and exfoliate your skin. So yun lang naman ang masasabi ko sa product na to. Thank you sa panonood again and don't forget to like, comment, and share sa aking channel. And pagkatapos manood ng aking video, don't forget to subscribe para naman hindi matapon ang inyong subscription sa akin kasi ngayon mahigpit na sa YouTube. Kung hindi kayo manonood ng isang video na yung isang favorite vlogger, hindi rin siya makakount as a subscription. So, for me, a small YouTuber, please subscribe after watching my video. So, thank you! God bless! Bye!